gusto ako ngayon ng munggo. So, yung hinahalo ko sa munggo dito ay spinach kasi wala ditong malunggay. Eh, may malunggay sa ibang area pero siguro malayo. So, no choice. Hinahalo ko sa aking munggo. So, may ilang mga tanim. Ayan. Ito yung iba. Ayan. Panghalo ko sa munggo. Kaya natin sa... Ayan, last week. Kakaano ko lang siya last week. Kakaharvest ko lang. Ayan. Sikat ang ating camera. So, ayan yung iba na harvest na. Ayan. Mahalo sa aking munggo. Ayan, ito na yung na-harvest natin doon sa aking garden, small garden. Ayan, wala kasi kung ganun tayo magtatanim ngayon. So, gasan na natin siya, ilagay na natin siya sa aking munggo. Ang aking munggo ay merong kalabasa. Ayan. So, wala akong, ang meat na halo ko yung pork crackling. Yung crackling ng roast pork na niluto ng aking asawa. Ayan, hugasan na natin siya, syempre. Ayan, alam naman natin lahat paano iluto yung munggo, so hindi ko na kailangan sa inyong ipakita step by step kung paano lutuin. Pinakita ko lang sa inyo yung aking gulay, pinukuha ko lang siya from my small garden. So, di ba may kasabihan? Kapag may tinanim, may aanihin. So, hindi ko na kailangan pang bumili ng mga gulay. O, diba? So, yun yung aking panghalo sa munggo. Ang silver beet din na rin ako bumibili. Pinukuha ko lang din sa garden ko. So, mga simpleng bagay lang. Yan. Baka paano nakakapag-save tayo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. So, ipakita ko sa inyo na yung aking spinach. O, diba? Tanong natin yung munggo. Kukulo. Yan ang aking hinalo. Yan. Yung pork crackling. Yan, meron siyang kalabasa. Gusto ko sinasawa ko. Tsaka gusto na maraming sabaw. So, ayan. Ang aking munggo. Kain na tayo. Ang aking munggo. Fresh from the garden.